ngayon, narito na po sila ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes Yes Yo, Topacio! Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. Naku, bakit gano'n? No? Pag nandito na ako talaga sa studio, talagang excited tayo lagi. Yan. Lalong-lalo na, marami mga bagong usapin ngayon. At syempre, welcome po sa Yes Yes Show Topacio. Sa ngalan pa rin po na ating gwapong-gwapong abogado. Anytime eh, on the way na ho yan. At malapit lang ho yung, ano, yung kanyang panggagalingan after the meeting. Anyway, habang wala pa po si Attorney Topacio, eh, ako po'y nagpupugay sa inyong lahat ng isang magandang araw. Yan, good morning ho sa inyo. At syempre ngayon po ay 17 ng April 2024. Ayan, alam nyo medyo marami hong mga ano, usapin talaga tungkol, sabi nila. Maraming nakikiusap, kaya kailangan natin si Attorney Topacio kasi pagdating sa mga usaping legal, kailangan natin na isang abogado. Ayan. E ako naman eh, kunwari lang abogado. Joke yan. Okay. Alam nyo, mamaya yung mga legality na mga bagay-bagay, dapat pinag-uusapan natin yan sa harap mismo ng isang nakakaintindi sa mga legal matters. Yan. At yan ay ukol sa LGBTQ. Ayan, et cetera. Naku, dami yan ha. Mahabang usapin yan dahil alam nyo naman, kahit noon pa, no? Sa ibang bansa, legal na ang usapin tungkol dyan. Pero syempre, dito sa Pilipinas, maraming isinaalang-alang tayong lahat. At hindi lang po yan, mga kaibigan. Kung tayo po ay naghahangad na isang karapatan, yan, karapatan bilang isang LGBTQ. Ayan, lalong-lalo na yung nakausap natin kanina. Diyos ko, hindi ko ma-justify kung ano ang sitwasyon para sa kanila, no? Pero alam niyo ho, marami tayong napapanood at napapakinggan. Yan. Siyempre sa iba't ibang mga channel din. At hindi lang po yan, no? Yung tungkol dun sa pag-aasawa ng isang jokla at isang tomboy, di ba? Ba, nakakita na ba kayo ng mga ganung sitwasyon? At natutuwa na rin po tayo dahil sa ganung sitwasyon ay talagang, yan, swerte yan, ha? Isang bakla at isang tomboy. No, ilan sa kwentong nakuha natin ay that was siguro mga a year back, no? Yung aking isang kapitbahay, no? Hindi ko alam na yung palang jowa niya ay hindi babae pero mukhang babae, 'di ba? Yan. Alam niyo ba 'yon? No. Ganon-ganon ang nangyari. At mamaya tanungin natin yung legalidad dyan kay Attorney Topacio dahil alam nyo naman si Attorney, hindi ko nga ine-expect na marami siyang mga friendship na humihingi rin ng advice sa kanya ukol dyan. Kasi alam nyo po, ang puso ng isang lalaki at puso ng babae, halos pareho lang naman kung sila po ay dating lalaki na gustong maging babae o kaya naman isang babae na gustong maging lalaki. No? Kahit saang bansa dito sa daigdig ay nakakakita tayo ng ganyan at hindi naman ho natin maiwasan na bakit nga nagkaganon. Actually, yan, sabi nga na pag-uusapan naman yung Biblia, walang ganon. Isang lalaki at isang babae lamang. Na, alam naman po ng lahat yan. But, bakit yung damdamin napapalitan, di ba? Napapalitan yung kanilang damdamin, bagamat sila ay lalaking talaga dahil meron silang, alam nyo na, di ba? Meron silang itinatago na inilalantad naman minsan, sabi ng iba. At yung iba naman, merong gustong maglantad, hindi makapaglantad dahil sa kahihiyan. Yan. Eh yung iba, nahihiya, pero syempre, dumadating din yung panahon na inilalabas pa rin nila yung tunay nilang sila. Di ba? May mga ganon. At karaniwan, sinasabi ng iba, bakit ang isang babae daw ay mahilig tumingin sa kapwa babae? Bakit daw ang babae nagagandahan sa kapwa babae? Ito daw ba ay senyales ng pagiging isang tomboy? Yeah, di ba may mga ganon? At kung isa na ang lalaki na hindi mo siya mukhang bakla, di ba? Pero kung titingnan mo yung kanyang mga kilos ay parang yan. Pero yun ay hindi naman natin akalain na lalaki pala talaga siya. Di ba may mga ganun? Minsan kasi tayo,
nag-aano tayo, bumabase tayo sa isang tao sa kanyang pagsasalita. Bumabase tayo sa kanyang mga gawi, 'di ba? Yung mga hilig. Kagaya dati ng isa kong kakilala, nag-away silang magkapatid kasi nga yung kanyang mga gamit, pang-makeup, mga damit, sapatos, nangangawala. At yung pala ay ginagamit ng kanyang kapatid. Yan. May mga ganon. Pero yun naman ay hindi naman din ibig sabihin na ang isang tao. Yes, yes, yo! Ayan. Yung ating idol. Good morning po. Ayan. Eto na. Eto na. Naku ha. Lagot ka. At kasi maraming tanong sa'yo. Ganon yan. Pa. Oo. Ay, oo. Ngayon. Magandang umaga po. Mga kasama to ni Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Topacio. Yan. Mabati sa inyo. Nang mabuhay po kayo at lahat ng mga sa inyo katawan. Pasensya na po kayo. Wala akong tigil at daming trabaho at anong tawag dito? Nasa telepono ako non-stop okay. Umpisa ang paggising. Pero attorney, hindi ka ba nalulungkot na sa sobrang dami ng mga kausap mo, tagahanga mo, sabi nga nila eh, may time ka pa ba sa private life mo? Meron naman. Hindi. Work-life balance lang naman. Ayon. Kaya ako mahihirapan kayong tawag dito, imbitahin ako ng Sabado o Linggo unless yun. Talagang very close. Talagang hindi lalaan mo yung oras na yun. Hindi ako lumalabas ng bahay ng ano. That's good. Ng Sabado at Linggo. Ayan. Oo. Attorney, meron lang pahabol dito. May nagtatanong ukol sa kwento ng LGBTQ o batas. Yan, baka pwede daw ninyo silang bigyan ng linaw sa kanilang sitwasyon. Hindi, ito kasi yung napag-usapan kahapon, ano? Okay po. Ito, nasa batas na rin tayo. Pag-usapan natin to. Ito, totoo. Ito, noon matagal-tagal na aking kwan ito. Aking adhikain ito. Ito ha, nasa Rappler ito eh. Ha? Mm. Noong matagal na to. Anak ng pating, napakahirap lang mag-search dito. At yan, ha? Pero attorney, ito, ha? Ito yung ano ko ha, ito yung mungkahi ko ha. Itong kwan. Sa Rappler kami tumatawag, hindi ko masagot. Okay. Para lang sige. Oo, okay. Ituloy mo lang. Para lang maintindihan ni attorney yung kanilang nasabi natin. Kasi attorney, sa isang banda, meron kasing nangyari sa buhay, na tunay na buhay ito. Okay. Ito na. Ito. Sige po. Noon pa ito, 2014 pa ito, 10 years ago ko na palang minengkahi ito. Mm-hmm. Dito, kasi gusto nung, di ba may mga sektor ng tawag dito, LGBTQ, yung gay rights, na gustong maggawa ng amendment sa family code to allow same-sex marriages. Kaya lang, talagang yung opposition. Well, ang sinabi ko rito, this was 2014, medyo malakas pa noon, hindi pa yung climate, political climate, hindi pa favorable. It may have changed. Pero sabi ko, in the meantime, na medyo mabigat yung magkaroon ng batas on same-sex marriages. Yes. Unti-untiin natin, merong isang paraan ha na magkakaroon ng mga karapatan ang isang same-sex relationship nang hindi kailangan gumawa ng isang panibagong batas kundi susug lamang sa Chapter 7 Article 147 of the Family Code. Ito ha. Kasi nakalagay dito. Ito. When a man and a woman, ito yung tungkol sa mga live-in relationships na noon, itong family code, 1986 pa ito, napakatagal na. Yes. Ngunit in-acknowledge na noon pa man na meron ng mga nagli-live-in without the benefit of marriage na nakaka-acquire ng properties, etc., etc. Ha? Eh pag naghihiwalay, gulo, hindi malaman kung anong karapatan ng isa with respect to the other. Kasi ito ha, ito yung provision ha. When a man and a woman who are capacitated to marry each other live exclusively with each other as husband and wife without the benefit of marriage or under a void marriage, their wages and salaries shall be owned by them in equal shares. And the property acquired by both of them through their work or industry shall be governed by the rules on co-ownership. So co-ownership dapat ito. 50-50, etc., etc. Yan ha.
So, neither party can encumber or dispose by acts inter vivos of his or her share in the property acquired during cohabitation and owned in common without the consent of the other until the termination of their cohabitation. Ibig sabihin, may naipundar kayo, nagli-live-in kayo, hindi kayo kasal, hindi pwedeng ibenta nung isa. Kasi agrabyado naman yung isa. Kasi ang tingin ng batas dito, co-ownership, 50-50 kayo. Sabi ko, napakasimple. Parang mag-asawa din, di ba? Oo, eto, napakasimple. Ha? Eto lang, ha? Gagawin mo lang na ang amendment ay eto, sa halip na a man and a woman. Yeah. Two persons. Gabi mo, two persons. So, pwedeng a man same and sex, a man or a woman and a woman. Uy, then, yun lang, isang proviso lang. Yan, oo. Tama. Mm-mm. Ha, yun lang. Sasabihin mo lang, two persons living together. Sa halip na, when a man and a woman who are capacitated to marry each other. Nakalagay, when two persons who are capacitated. Yun lang. Regardless kung gano'n. Sa halip na a man and a woman, gawin mo lang yung four words na yun, palitan mo ng two words, two persons, tapos na. Pero sa dapat ito, may requisites, ha? Para hindi naman lahat, kasi magulo eh. Dapat ito may mga requisites, ha? Yan. It must be exclusive. Ibig sabihin, for the duration of the relationship, neither of the parties have been cohabiting with any other partner. Sila lang, exclusive. It must be members of the same sex who are both legally capacitated to marry each other. Ibig sabihin, walang mga asawa. Opo. Kasi may mga gay, may mga lesbian nag-aasawa. Diba? And yan. Number three, it must cover only properties acquired during the actual relationship. Meaning, it will exclude pre-existing properties. Ayun. Yun. Ayos yun na. Mm-mm. Hindi, tama. Yun lang, ganun lang kasimple. Oo, yun ang explanation doon. Pero attorney, if in case na, halimbawa, request nila, masunod yan, sino ba yung dapat lapitan? Yung ating legislatura. Sila mismo. Oo. Pero ito, ang sinasabi ko sa kanila, hindi mabigat. Hindi katulad nung gagawa ka ng separate na batas na allowing same-sex marriage. Parang mabigat yun eh. Ito, amending yung provision ng family code na yun. Ito nga sinasabi ko. Itong Chapter 7, Article 147. Opo. Yun lang. Yes. Four words, papalitan ng two words, madali-dali. Diga. Ayun. Alay diga. Alay, ay, oo eh. Ay, siya. Ay, siya nga. Kanya tayo ganire magsalita eh. Sa alatang-tang yata na huling siya buhay. Ay, yung alatang-tang eh na sa Batangas yun. Ayun. Hindi, ako talaga yung half Batanggenyo ako eh. Ah. Ang nanay ko ay from Tanawan. Ang tatay ko is from Cavite. Ako yung original na Cavitenyo Batanggenyo. Di ba? Pero pelikulang ganun. Cavitenyo Batanggenyo. Attorney, sabi rito, ang mga serbisyo sa kalusugan na nirerespeto at sinusuportahan, ang mga pasyente rin ng LGBTQ, ito tinatalong din nila to kanina. Tinatalong? Tinatanong. Akala ko tinatalong eh. Kasi yun ang ano ko eh. Binagoong ang bangus. May talong. Okay. Pero ano mo, attorney, no? Mas maganda yung suggestion mo kasi unang-una, parang ang ano yung magsuswak doon sa boy and girl. Hindi na masyadong complicated yung pagpapalit. Oo, kasama boy and girl, kasama boy and boy, kasama girl and girl. Overlap. Tapot. Diba? Tapot. Naalala ko tuloy yung manliligaw ko. Mas maganda talaga. Napakaganda. Kaya lang, nanghihinayang naman ako na siya ay naging lesbian. Well, anyway. Ba't naman nanghihinayang ka eh? Kung yun ang sexual preference niya eh. Eh bakit ka manghihinayang? Doon siya masaya eh. Yung ganda niya. Ay, ganun sayang talaga. Sayang naman. Okay. Pero sa ibang bansa naman, walang problema talaga. Hindi ba na, ako nga eh, bisexual ako, hindi mo ba alam? Nge. Ano bisexual. Paki-explain. Pagka kinausap ko ang babae tungkol sa sex, sabihin nila, bye. Ay, nas. Bisexual. Magaling na bata. Pag sinabi ko sa babae, sex tayo, bye. Bye. Okay. Ano yung gamong talong? Talong-tanong. Kaya ako, sumikamas at talong, sigarilyas at mani. Sabi nga po nila. Sitaw, bataw, okay. Patani pa.
O sabi ni Attorney, pinagmamalaki namin ang pagbuo ng magkakaibang pamayanan ng mga kasapi ng workforce na sumasalamin sa diwa ng mga pamayanan na aming pinaglilingkuran. Inaasahan namin ang pagtanggap sa iyo na aming komunidad. Yung mga ganong klase na usually ba, Attorney, sa isang company, kagaya po ng mga napupuntahan mo, eh, tinitingnan nyo rin po ba yung ano ka, babae ka ba, lalaki ka ba? Nag-after ka rin ba doon? Hindi! May naging empleyado ko, lesbiana eh. Mm. Oh. Yung head ng talent management coordination ko sa Boracho Film, si Dennis Arce, gay yun. Oh. Ay, ganon? Oo. Oh. Pero simple lang siya. Okay. Walang problema yun eh. It is immaterial. Ang tinitignan, abilidad. Yung sexual preference nila is none of our business. Pero nakakatuwa na karamihan sa kanila ay talagang magagaling. Oh, yun naman. Oh, magaling mag-isip. Ang dami-dami ko. Kaya nga, di ba, I'm the country's first honorary gay, Iris, i-Google mo. For services rendered to the Ladlad Party List. Oh. Mm-hmm. Di ba may congressman na dyan? Sino nga po? Si Congressman Roman. Roman, ano? Ah, siya ano, may first hawa? Name niya, letter C yung ano eh. Geraldine Roman. Ewan ko kung anong committee niya, ha? But yung first na openly gay, meron daw na gay sa Kongreso, hindi Opo. Naman open. Oh. Kaya haka-haka. So, pati sa Senado daw meron. Pero wag na natin pasukan yan. Chismis yan eh. Lagot tayo dyan. Chismosa mo eh. Ay, sorry po. Hindi po, nagkataon lang. Kasi alam nyo, marami hong nanonood at nakikinig sa atin na mga taga rito sa building mismo. Wow. O, diba? At yun nga sabi. Oh, may mga gay dito na tagulang. Yan si Wenner. Attorney, ah. Ikaw talaga, Salman. De, gay. Masaya siya. Oh, gay. Oh, gay. Diba? Ayaw. O, diba yung sabi ng gay, masaya. Lagi siyang masaya. Ayaw, ah. O, kaya she is gay. Huh? Huh? Oh. Diba, meron noon, ano, diba ang ibig sabihin naman original ng gay ay masaya? Opo. O, diba merong, natatandaan mo, ano, yung isang produkto. Yung parang mga toys ng mga bata. Opo. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Ang jingle niya, now that you are here, we'll be happy, we'll be gay. O, di ba? Gay-gay-yo. Parang Japanese product yun eh. O, di ba? Pero, Attorney, sa iyong pananaw, yan. Eh, di ba, halimbawa, meron, nagkaanak tayo ng lalaki. Mm. Pero, ang tingin natin sa kanya, bakit ganitong boses nito parang hindi lalaking lalaki? Yun po ba ay sapat na dahilan para sabihin mong bakla yung isang tao? O Alin? Hindi naman nangyayaring ganun? Yung kasi karaniwan merong lalaking lalaki siya, pero kung magsalita siya parang baka naman, malamya. Ano lang niya yun? Baka naman ni Kwan lang niya yun. Yung Kwan. Yung baka naman ano lang siya yung pino o ano lang ano mga ganun kasi lalaki, di ba? Medyo ano siya yung hindi ko mahanap yung word right now eh. Oo, baka ganun lang talaga anyway, siya. Anyway, kapag ang isang tao daw ay nang-aagaw na ng damit ng babae at nag-aagaw ng makeup mo, eh yung ba naman eh may tuturing mong gay na kasi ako lalaki naman, lalaki siya. Eh. Lalaki. Oh, yun, di ba? May makeup ako pag may interview ako sa TV. Pagka may shooting extra ako, mini-makeupan tayo eh. Ako marunong ako mag-makeup sa sarili ko, ha. Marunong. Sa sarili ko lang. Kasi ngayon wala kasi medyo mahirap Bob din eh. Minsan nga wala nang makeup, nalelate ka pa eh. Magme-makeup ka pa. Ako kumpleto ako, ha. Ang una dyan, primer. Opo. Ang primer ko ba, mayroong special primer pang ilaw ng TV na talagang parang glow. Yung hindi ka ma-ano. May uranium yata yun, radioactive. Nakatapos, concealer. Thank you from attorney. Lagyan mo ng concealer yung eye bags mo. Kita mo, concealer, yan. Okay. Bago, lagyan mo na ng, ng foundation. Kakalat mo na yung concealer. Yan. Bago. Kung gusto mo, lagyan mo pa ng powder over the foundation. Apo. Bago ko contour ka kasi bilog yung mukha ko eh. Mukha akong insimada eh. Kaya kung kakontour mo yun dito para medyo lumiit yung mukha mo, kukontour mo yan, yung cheekbones mo. Yan. Nakaganong ka pa yun. May brush ka, diba? Nakaganong ka.
Wow! Ba, marunong talaga. Oo, oh, diba? So, mag-nose line ka pa. Lagi, itiman mo yung eyebrows mo. Yan. Ayan. Pero alam niya, bihira yung kagaya ni attorney na. Gusto mo, para mag-gel siya. Apo. Ang nagmamadali ka, sprayan mo ng Evian, yung nasa lata. Ah, yes. Evian water, yan. Hangayaan mo matiyo. Yan, mag-gel na yan. Okay, di ba? Ang well, landi ko, ano? O, oh, di ba? Hindi kayo, at least hindi kayo nahihiya na ikwento ninyo yung mga ginagawa nyo rin, ano? Ay, ba't naman mahihiya ako? Off camera. Sabi nga ni, ano, di ba? Ni Didi Treyes eh. Bakit ako mahihiya? Oh, yeah. Tapusin mo, tapusin mo. Wag na. Baka nakakahiya. Ala, malapit na tayo mag-time check. Oo nga. Ito pa, pwede mo makastayin yun. Hindi, wag na. Ayaw mo? Pero maganda yun, ha? Alam mo, yung isa sa pinakamagandang napag-usapan na si Didi Treyes, one of the best performances. Yes. And arrangement. Opo. Alam mo, yung ewan ko kung makakarelate yung mga bata-batang mga audience natin. Inabot ba nila yun? Nananabik. Nananabik. Diba? Ay, hindi ko inabot. Puso ko'y nananabik. Wala na bang halaga? Alam mo, ano yun, ha? Band, orchestra yon, the violins. Jerry Matias. Oo, ewan ko kung si, ang galing na nag-arrange yun. Yes. Violins, yung horns, diba, horn section. Trumpet. Pero ha, walang drums. Walang drums. Wala. Mm-mm. Mm. Iba ang nagki-keep time. Yung, either yung bass or yung gitarang nagki-keep time. Walang drums. Minsan na rin natin nakasama si Didi Treyes Eduardo. Ay, oo. Yes. Sa akin yung si Didi Treyes, that was the time na ang singer ay singer. Walang retoke sa boses. Hindi naman tayo nagpaparinig sa iba. Pero noon, pag hindi ka makakanta ng maayos ng live, di ka kukuning singer. Oo nga. Yung iba kasi ngayon, studio singers lang eh. Sa studio, maraming retoke na gagawa roon. Pero pag nilive ka na, kamote na. Anyway, sa notang yan, ay magbabalik po ang ESSU Tomasio pagkatapos ng mga commercials, informations, advertisements, patalastas, paalala, hanap po ay Just In News Flash, Just In News Flash, at this moment, Just In, at kung ano-ano bang itsurumahan, ating oras, alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, yan na lang! ESSU Tomasio! That Time Check was brought to you by MX3. Tunay, natural, at original. Ako si Candida Canay, pastry chef. Bilib ako sa MX3. Kaya ako umiinom ng MX3. Ako si Jacob Lyon, online host. Iba talaga ang alagang MX3. Bilib ako sa MX3, kaya ako'y umiinom ng MX3. Ako po si Chef Jojo Javier. Life is sweeter with MX3. Bilib ako sa MX3, kaya ako ay umiinom ng MX3. MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be MXtraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Bitin sa cash? Sa M. Luillier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luillier. Tulay ng pamilyang Pilipino. BWIZ. Not on a play for the Philippines, it's for every Filipino with grit, heart, and the determination to succeed. I carry the 3 stars and a son with pride. Sa Arena Plus, Asti Casa Sports. Sa Arena Plus! Sa pagtulong, kau ang gawa sa lahat, sinusulong PCSO, PCSO. Di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY. Do it yourself. Nasubukan mo na bang i-clear ang iyong browsing history?
Nako, alam mo bang hindi pa yun talaga nabura totally? Kaya to make sure na nabura na ang lahat ng iyong data, subukan mo itong gawin. Now na! Step 1. Pumunta sa browser at i-type sa search bar ang myactivity.google.com. Hintayin mag-loading at makikita mo ang list ng lahat ng iyong activity sa iyong browser. Step 2. Hanapin ang delete button at piliin ang all time. Step 3. I-select kung ano o saang application mo nais i-delete ang iyong data. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket! Sino mag-aakala na ang simpleng karayom at sinulid ay magdudulot sa atin ng limpak-limpak na salapi? Well, racketero at racketera, let me handle this. Narito ang racket na pwede mong pagkakitaan anytime, anywhere, basta't may sipag at tiyaga ka. Alam naman natin na isa sa essential na bagay ang damit. At oo, tama ka. Maraming patok na trabaho at businesses gaya ng boutique owner, fashion designer, tailor, online seller o kaya pwede ding tiyangge vendor. Pero sa video na ito, pag-uusapan natin ang kita sa pananahe. Pwede kang maglagay sa pintuan ng inyong tahanan ng karatulang patahian kung saan nakadepende ang presyo sa iyong tatahiing damit. Sa pagre-repair ng damit, yung tipong papaliitin ang size ng damit, maaari kang kumita ng 50 to 500 pesos. Kung mananahi ka naman ng kurtina, set cover o kobre kama, maaari kang kumita ng 700 to 5,000 pesos. O kaya naman, kapag nagpatahi sa iyo ng gown, Filipiniana, barong o Amerikana, maaari kang kumita ng 800. WIZ Balita, ngayon! Magandang umaga, narito na ang balita. Dating House Speaker at Congressman Alvarez, pinagpapaliwanag ng Philippine Navy sa panawagan nitong bawiin na ng AFP at PNP ang kanilang suporta sa Administrasyong Marcos. Ang buong detalye ihahatid ni Patrol 17, Jopel Peleño. Kaisa ng AFP ang Philippine Navy sa pagbibigay suporta sa kanilang Commander-in-Chief. Ito ang inayaga ni Naval Public Affairs Office Commander John Percy Alcos. Ayon kay Alcos, isang dedicated and professional organization ang Philippine Navy na may mandatong protektahan ang soberenya at integridad ng teritoryo ng bansa. Ginawa ng Philippine Navy ang payag matapos manawagan si 1st District Davao del Norte Representative at Marine Reservist Pantalyon Alvarez na bawiin na ang kanilang suporta sa Marcos Jr. Administration. Sinabi ni Alcos na inatasan na ng Philippine Navy ang 9th Marine Brigade na magkasaan ng investigasyon at hingan ng paliwanag si Alvarez hinggil sa nauna nitong payag. Magsisilbi ani ang basihan ang resulta ng investigasyon para sa susunod na aksyon na kanilang gagawin. Makakaasa ani na mananatiling responsable ng may integridad, walang kinikilingan at may buong dedikasyon na tatalima sa mga legal na kautusan mula sa chain of command ang Pilipina Navy. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Himpilang Maitodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website na www.dwiz882am.com at sundan ang aming X account at Facebook page na DWIZ. Ako po, si Geraldine Doinog. DWIZ Balita, ngayon! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Download Bingo Plus app now on Google Play or Apple App Store. You can watch our live draw via Bingo Plus website www.bingoplus.com. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances.
that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Oras sa Pilipinas, 33 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio! Yes, yes, yo! Topacio! Yahoy! Nako, nagbabalik po tayo sa ikalawang segment dito sa ating Yes Yes Show Topacio. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio. Ayan, kanina talagang napakarami naming mga nais pag-usapan, pero syempre may konting special lang po siya. May tawag lang pong tinanggap at pansamantala ito muna ating usapin, no? Mga barangay ho pinakikilo sa kampanya kontra sunog. Alam niyo, makikiusap lang po ako. Hindi lang po ngayong tag-init dapat tayo nangangampanya ukol sa sunog, kundi kahit na hindi panahon ng tag-init, dapat po pinag-uusapan po ito, pinaplano at ginagawa. Ayan. Ayan. Pasensya na po kayo, maraming tawag. Talagang nasisira na ulo ko. Pero attorney, ito, kampanya. Hindi, ito pa naman, Jim Paredes pa tayo. Ay, nakakalimutan mo. Ano naman naman, pagbalik natin sa pangalawang yugto ay narito tayo sa ating paboritong bahagi na Pinumaganto! Pakita mo, tweet mo, uy! Anyway, ako mauna ikaw? Mauna kayo. Ay, sige, sige. Sinabi mauna mo eh. Boss. Hindi naman. Alam niya ito, nung una ay... babatiin natin itong mga Twitter ranters. Kausap ko sa Twitter itong ating kasamang si Direk Vince Tanyada. Yung director ng Katips, di ba noon eh, sinasabi nila si Vince Tanyada, Dilawan. Mm. Oo, iba yung paniniwala namin sa politika. Pero alam nyo, sa sining ay walang kulay dyan. Walang pula, walang puti, ha, walang berde. Halo-halo na yan. Oo, halo-halo. Ako lang ang berde dyan kasi berde isip ko eh. Aminado. Oh, although ayan talagang ang political inclination niyan is yung yellow narrative, meron kasi kaming common ground na yung gagawin kaming pelikula tungkol kay Doy Laurel. Wow. Oo, kasi alam niyo, mahabang istorya, wag na tong batian, mamaya na. Mm. Basta tayo sa ito, sige, sige. Yung mga maraming mga prominenteng mga pinklawan. Mm. Katulad ni Odie Hemora, ayan yun nga ang mga ibang tao ko dun sa kwan eh, mga Leni yan eh, nung election. Sumama sa pano, pero wala eh. Sining yan eh. Mm. Bakit sasalihan mo ng politika? Yes. Basta magaling sa sining. Opo. Maganda yung kaisipan mo, may unity. Oo. Diba? O siyempre, nandito rin si Tonyos Cartoons, si Paul Pasha, XYZ, AB, Albert Lim, 31 Million, Boy Cafe, Alfie, Christian Ade, Randy Green, Pusang Gala, Gilbert M, ang dami ngayon eh. Bisayang Ilocano, Nathan Kinsella, nandito si Nina Bellatrix, si Schizophrenic. Nakikinig pala si Senator Sherwin Gatchalian, Miki Sese, wow. Rica Espiritu, Jovi Narcisse, Anathema Crapola, Pating, Jopats, Clar, at
ang dami nito hindi na natin mababanggit, kaya hindi na natin babanggitin si Nestor Pestelos, si Valerie, hindi na natin babanggitin na. Si Malutikia, wag na. Si Edu Punay, wag na nating banggitin yan. Si Surfer Joe, si Hi Cyrus, at si Mark Summit, Annie and Brood Coffee, wag na natin banggitin. Si Reyna Elena, Alan Jacob, at si Dax, wag na nating banggitin yang mga yan. Ayan, hindi ko na sila binanggit. Hindi ko na rin babanggitin to. Yung si W National President, si Jigs magpantay. Wala na, sa Taiwan yata siya. Nandun nga Buti pa si Sir, di nagpapalamig. Nagpapalamig doon, malamig pa doon. Ngayon, parang Baguio weather pa roon. Chalap-chalap, mag-ikot-ikot doon. Ayan. Pero syempre, ayaw din magpabanggit nito si Raul Luzong and family, si Aries. Huwag natin panggitin yan. Si Doc MJ Evangelista na busy kanina. Syempre, si Doc Melvin Villaruz, si Boss MB Evangelista, National Press. Okay, National Press Club. Hi, hello po sa inyo. Larry Spike Ariate, Beth Polintana, Mucha Rice Smith. Ba, dadalawin kita. Marua De Asis, hello po. Margo Management Consultant Services Incorporated. Yun. At ang Margo TV Pilipinas. Ayan, of course, intercourse. Umangataw na rin sila, grabe. Intercourse talaga, ikaw talaga, sir. At syempre, kailan mo daw pababalikin si Red De Guzman? One of these days, Okay, kanina nga, sir, sinasabi ko nga po sa inyo. Sabi ko kanina. Ito nga, yung sunog dapat, hindi lang ngayon pinag-uusapan tuwing tag-init. Kasi ang sunog, kahit hindi naman mainit, nagkakasunog pa rin, di ba? Siyempre, oo. So, maraming naglalaro ng apoy . Ayan. Lalo na dito sa ating AMB-ALC group, yung flower group. Ayan, maraming naglalaro ng apoy. Flower group. Yung orchid, yan, yung ilang-ilang, dahlia, yung mga motel. Yan, kaya... Maraming maiinit dyan mga kabanata. Kaya pala. Ang maiinit. Oo, pero yung mga ganyan short lang yan, di ba? Sabi nila. Okay, dahil sa ano nga po. Sino short? Hindi ha. Long. Long and short. Ayan. Si attorney nakakatuwa. Okay, ayon kay Manila Mayor Hany Lacuna, sabi nga po, kailangan din matiyak ng mga barangay official na tiyakin ng mga ito na may wastong kaalaman ang kanilang nasasakupan hinggil sa fire prevention. Anong dapat gawin? Huwag maglaro ng apoy. Kailangan po. Unang-una, alam mo, attorney, maraming, kahit sa OFW, ang daming mga hindi nila alam phone number. Dapat alam nila yung phone number ng tatawagan nila. Dapat nakapaskil yun. Kami nakapaskil ambulansya, police, bumbero. Yan. Alam mo ako, apat na beses na akong nasunugan. Or tumawag kayo ng 119 in an emergency. Opo, tama. Nag-re-respond. Ewan ko ngayon, doon panahon ni Duterte, ang bilis niya. 911. Hindi, 119. Iba pa yung 119? In 911 sa Amerika yun . Hindi, yun ang tinatawag. Meron na ngayon, 911 na ngayon. Opo. Kasi dati 119 . Yun tinatawagan ko. Meron pa yata sa Makati noon, 112 naman kung within Makati. May mga iba-iba sila, meron ding national. Ayun. Yung paglalagay ba ng mga gulong sa ibabaw ng bubong, di ba ito ay delikado rin? Hindi. Ginagawa yata yun para hindi pa rin yung bubong . Di ba? Ito yung nagtitrigger din sa sunog, di ba? Maaari kasi gulong. Ang delikado dyan, pagka umuulan, tumalsik yung gulong, tumama sa ulo ng dumadaan, masakit yun. Pwede. Ay, nako po. Okay, nabatid na pinakilos nga ni Mayor Lacuna ang lahat ng leader ng 896 barangay sa Maynila. Wow, grabe, dami pala. Kasabay ng tagubilin hinggil sa kahalaga ng pagiging organisado at pag-iimporma ng mga residente. Hayaan na ang mga bumbero na gawin ang kanilang trabaho kapag may sunog. At huwag nang makipag-agawan. Alam mo ba yung nangyari dati? May pinatay na bumbero dahil lang dun sa nakikipag... Ayun, grabe yun . Huwag kayong makipag-agawa sa bumbero. Alam naman nananakit. Alam nyo, ang problema rito kasi yung maraming barangay sa Maynila. Galing ako dyan from 1992 to 1998. Opo. Kasama ako ni Mayor Lim dyan . Oo. At siyempre maraming congested dyan na mga barangay na hindi naman kasya yung fire truck. Ngayon, nagtataka ako. Alam nyo, nung panahon ni GMA, ang mga fire trucks natin, locally sourced. Kasi, alam nyo, pag locally sourced, ang platform niya na Isuzu. Yan, Isuzu Gen Cars. Opo, yan. Yung Isuzu na truck, ang platform niyan. Anong advantage niyan? Pyesa, locally sourced. Maraming mekaniko, magaling magawa ng mga engine ng Isuzu. Number 2, napakatibay ng Isuzu. Totoo. Oo, yung diesel engine ng Isuzu. Grabe, nagkaroon kami niyan yung Isuzu Gemini Diesel. 20 taon namin ginagamit . Di nasisira . Until naubusan na lang ng pyesa.
Ah, wala na. Anyway, ang nangyari nung panahon ni Noy Noy, ha? Umorder ng fire truck sa Germany. Napakahirap ng pyesa. Walang malang marunong ng makina kasi yun lang ang makina noon. And then, ang lalaki. Nung panahon ni GMA, may mga fire trucks na maliliit. Opo. Na kaya mong ipasok doon sa mga eskinita. Oo, kaya umorder sila sa Germany. Ay, yan, lalaki ng kalya sa Germany. Hindi naman applicable dito. Saka, pag nasira, ang tagal. Buwan bago maayos. Ayan, halos lahat ng... alam nyo ba, nung end ng ng Aquino administration, opo, lahat ng fire trucks ata nila na in-order... wala na, hindi na operational. Samantalang yung in-order pa, nung panahon ni GMA, marami pa na umaandar. Ayun. Yun ang dapat isaalang-alang ng mga barangay. Eh, ang labo talaga. Yung, alam nung Aquino administration, grabe talagang ginagawa niyan. Bago ang dami diyang, yun lang ano eh, may mga sasakyan lang ng PNP. Ang in-order, ang dami-dami rito ng dealer, Toyota, Isuzu, mga pick-up. Ang in-order galing India, Mahindra. Anong kalokohan yun? Ayun Mahindra. Na. Ayun yung na. Iba hindi pa dumating. Indian eh. Indianero talaga. Si Rojas eh, bago kala mo kung sinong malinis, anak ng pating na buhay ito. Mahindra, lahat sira na. At saka ayaw nung mga ano. Ah, yung pala yung reason. At saka ang problema, iba yung amoy ng tambucho. Amoy ano curry. Anyway, sa notang yan ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio, ating oras. Alas 11:44 ng umaga. 1, 2, 3, Yes, Yes, Yo, Topacio. This time check was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Mahilig ka ba sa sports betting habang nanonood ng laro? Narito ang Arena Plus. Manalo at manood ng live kahit saan. May libreng 50 pesos bonus pa sa unang pag-register. Arena Plus, ang official sportsbook partner ng FIBA World Cup 2023. Kasama pa ang astig sa court na si Jordan Clarkson as official endorser ng Arena Plus. Arena Plus, astig ka sa sports. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. PWIZ. Ang summer months sa Pilipinas ay madalas na nagsisimula sa unang bahagi ng Marso. Kapag ang heat index ay umabot sa higit kumulang 38 degrees Celsius at tumatagal hanggang Mayo kapag umabot ito sa record na 45 degrees Celsius. Sa mga tropical countries gaya ng Pilipinas, ang felt air temperature na ito ay nangangailangan ng mga summer season food para maibisan ang init tulad ng sa malamig. Gayunpaman, ang pananatiling hydrated at pag-iwas sa init ng araw sa bahay ay hindi nakaka-enjoy. Kaya paano mo ihahanda ang iyong tahanan para sa tag-araw? Suriin ang iyong mga air conditioning unit at iba pang appliances. Isa sa mga solusyon na ginagawa ng maraming tao para makasurvive sa init ng tag-araw sa bahay ay ang paglalagay ng air conditioning units. Mainam din mag-invest ng electric fan na iiba ang ceiling fan sa stand fan at wall fan dahil sa hanay o lugar kung saan sila makakapagbigay ng malamig na hangin. Maglagay ng mga kortina. Maaari mong bawasan ng init at liwanag na nagmumula sa init at sikat ng araw sa pamamagitan ng pagtatakip sa mga bintana ng inyong bahay. Pumili ng mga kortinang may tela na madadaanan ng hangin para may opsyon kung buksan ang iyong mga bintana. Mag-install ng mga screen doors at windows. Tulad ng mga nakasabit na kortina upang takpan ang iyong mga bintana, nakakatulong din ang pag-i-install ng mga protective screen sa pagpasok ng hangin sa loob ng iyong tahanan gaya ng alikabok at insekto. Maglagay ng mga halaman. Tulad ng alam nating lahat, ang kalikasan ay nagbibigay ng lahat na kailangan natin upang mabuhay. Maliban dyan, nag-aalok din ito ng maayos na sirkulasyon ng hangin sa ating mga tahanan. I-declutter ang iyong tahanan. Ang anumang bagay na hindi kailangan at kalat sa paligid ng iyong bahay ay talagang nagdaragdag sa init.
Ang pag-aayos ng iyong tahanan ay may pakinabang at benepisyo at isa sa mga ito ay ang pagbabawas ng init at stress na mararamdaman mo tuwing summer season. Ilan lamang ito sa paraan para sa mas maaliwalas na ambiance para sa iyong tahanan. Hindi lang yun, makakatipid ka pa sa kuryente. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Mahilig ka bang maligo bago matulog? Yung tipong humihiga ka sa kama ng basa ang buhok mo. Alam mo bang may sabi-sabi na kapag natulog... Tapasyo! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasyo. Yes Yes Yo, Tapasyo! Yeah, mga kasama! Nagbabalik pong Yes Yes Yo, Tapasyo. Oras natin alas 11:48, Attorney Ferdy Tapasyo. Kasama pa rin ho si Juvie de Guzman. Dito pa rin sa inyong Yes Yes Show. Yes, at itong huling yugto natin ha, with your kind permission na Juvie. Ako, i-discuss ko lang yung kay dating speaker Alvarez. Oh, yes, yes. Nagtataka ako yung sa kanina yung news na sinabi ni, sino bang nag-ano kanina? Hindi. Si Raisa ba? Apo yan. Si Raisa. Raisa ba kanina? Ay, hindi si Raisa. Sorry, pasensya na kayo. Lito ako sa dami ng tawag ko sa telepono. Na pinagpapaliwanag daw ng Philippine Navy si dating speaker. At ngayon ay congressman, kung hindi ako nagkakamali, na Pantaleon Alvarez. Kung bakit sinasabi niya mag-withdraw na ng allegiance. Unang-una ay ang Philippine Navy ay militar. Wala pong jurisdiction ang militar sa civilian. Kung may magpapaliwanag, imbestigahan, DOJ. Okay. Hindi kailangan magpaliwanag sa Philippine Navy. Medyo overreaching yata ang Philippine Navy natin. Wala po kayong jurisdiction sa isang civilian. Hindi nyo pwedeng pwersahing magpaliwanag. Hindi nyo pwedeng i-court martial ang civilian. Ha? Medyo hinay-hinay po tayo para hindi kengkoy ang nangyayari sa atin. Okay, pangalawa. Yung sinasabi ng inciting to sedition. Yung sinabi niyang, ay, mag-withdraw na kayo ng inyong allegiance sa Pangulo. Yung nananawagan siya sa militar. Oo. Alam niyo po, bigyan ko lang kayo ng konting background para maintindihan natin. Na hindi porket sinabi niyo ganito, ganon, inciting to sedition. Na unang-una yung mga realista lagi, di ba? Opo. Diktadura ang U.S. Marcos lands again. Ibagsak! Ibagsak! Di ba? Inciting to sedition yung kung babasahin nyo lang yung provision ng revised penal code. Okay, bigyan ko kayo ng background, ano? Ha, para hindi naman... Jera daw, I'm sorry. Si Jera, pasensya na ka na, Jera. Medyo distracted ang lolo mo eh, ha? Nagkaka-Alzheimer na yata eh. My apologies to Jera. Oo. Hindi, akita mo naman kanina, hindi halos makanda ugaga sa dami ng tawag. Anyway... yun pong batas na inciting to sedition ay ipinasapuya ng Philippine Assembly nung panahon ng Amerikano. Doon tayo ay colony, tayo ay unincorporated territory ng Amerika. Bakit pinasa nila yon? Kasi at that time ay bagamat na conquer na ang Pilipinas, ha, natalo na si Aguinaldo, meron pang mga armed groups, may mga insurgents pa, hindi naman basta tumigil eh, yung katipunan. May mga natitira-tira pa, sina Macario Sakay, nung napatay si Sakay, may mga natitira pa rin. Diba? May mga rebellion pang ang chuba-chuba noon. O, kaya nilagay yon para walang Pilipino ang magsabing ibagsak ang pamahalaan ng Amerika na nandito sa Pilipinas. Kasi noon, malakas, ha? Malakas ang sentimiento na ang Amerika, ha? Nung nagtagal na lang naman na na-brainwash tayo ng mga Amerikano na sila ang liberator natin. Marami noon ang pakiramdam ang Amerika ay sinupil yung ating demokrasya. Nanalo na tayo laban sa mga Kastila. Dapat independent na tayo. Bigla nilang pinasukan yung Pilipinas. Pinagbili ng Espanya yung Pilipinas sa Amerika for so much money. Sarili ng pamahalaan ng Pilipinas noon, hindi pumayag sina Aguinaldo dahil may republika na tayo, kinalaman tayo, pinagpapapatay tayo ng mga Amerikano. Yun ang history yan eh. Ha? Kaya yung mga pro-Americans dyan, tignan nyo muna yung history, okay? Kaya merong ganyang batas. Ayun. Ang inciting to sedition, sedition, rebellion are political crimes. Okay. Nag-evolve na po yan. Bagamat hindi pa natatanggal sa statute books natin
Young, inciting to sedition. Iba na po ang patakaran ng batas dyan kasi since then, doon ang constitution yata natin noon, Jones Law eh. Wala pa naman Philippine Constitution noon. Then nagkaroon tayo ng Philippine Constitution 1935, nagkaroon ng 71 Constitution and then 86 Constitution. Ang lahat ng konstitusyon na yan ay may Bill of Rights. At patibay ng patibay ang Bill of Rights for every successive constitution as interpreted by the Supreme Court. Okay. Anong nakalagay sa Bill of Rights? No law shall be passed abridging the freedom of expression, of speech, or of the right of the people to peaceably assemble for the redress of grievances. Yung mga rally-rally. Opo. Hindi dapat sinusupil yan. Okay. Malimit dyan, nagkakainitan sa rally. Ibagsak! Ibagsak! Diba? Mag-resign! Mag-resign! Diba? Ganyan. Okay. Sinabi ng Korte Suprema, hindi porket sinabing, ano ba yung sedition? Yan nga. Yung nagkakalat ka ng disinformation tungkol sa opisyal ng gobyerno para mawala yung tiwala ng mga tao sa gobyerno. Ha? Tinatawagan mo yung armed forces na huwag suportahan yung gobyerno. Yan ang mga sedition. Katulad ng ginawa ni Alvarez. Ngunit, ang tanong, sufisyente na ba? Ha? Bastante na ba yung mga ganung pananalita para ikaw ay makasuhan ng sedisyon? Ito ang sinasabi ng Supreme Court, ha? Sa ngayon, ang freedom of expression, ang freedom of speech, ang pinakamataas sa hierarchy ng rights, ha? Freedom of thought, freedom of expression. Ngayon, kung ikaw ay sasabihin inciting to sedition ka, ang nilagay nilang test dyan ay yung tinatawag na clear and present danger test. Okay, yung bang pananalita mo ay likely, meron bang epekto yun? Alimbawa tayong dalawa, nagsisisigaw tayo dito, ibagsak ang gobyerno ni Marcos. Alimbawa, hindi, for example lang. Teka muna, pag tayo ba ay nagsisisigaw dito, may posibilidad bang bumagsak? Hindi po, wala. Hindi, sino ba naman tayo? Kahit ba magtututuwad tayo dito, di ba? Maglulupasay tayo dito, ibagsak natin ang gobyerno. Wala namang makikinig sa atin eh, di ba? Freedom of expression lang yon. Ngayon, kung yung chief of staff sa guro ng military nagsabi, ay, i-withdraw natin yung suporta natin. Eh, teka muna, may susunod dyan. Kasi chief of staff yan eh. Ha? Kung mga armado yan, isang alabawa, yung mga katulad ng panahon ni Gringo. Oo, may mga isang faction sa military, active ha, active, na may mga command. Opo. Mga general, colonel, na may mga tao na maaring sumunod sa kanila. Ibagsak ang gobyerno, ay teka muna, may clear and present danger yan. Yun. May posibilidad yan. Pero kung si Jubes, si Ferdi Topacio, wala naman tayong armas. O ayun. Ano namang ipambabagsak natin sa gobyerno? Siguro, napofrustrate ka lang. Sinong, may dalawa, tatlong sumunod na, kahit may 100 ang sumunod sa'yo, wala namang armas yan. Wala namang capability yan, atakihin ng gobyerno at babagsakin. Di ba? Hanggang hiyaw lang. Walang clear and present danger. Hindi pwedeng sedition yan. Clear. Si Pantaleon Alvarez ba, kahit masabihin niyang, ibagsak, i-withdraw nyo. May susunod ba sa kanya? Kung may sumunod man sa kanya, sino sa active service ng militaring susunod sa kanya? Eh, reservist lang naman siya. Kung kahit pa sumunod lahat ng bumoto sa kanya, hindi naman kayang pabagsakin ng isang distrito ang gobyerno. Ang military na mismo nagsasabi, kami ay solid sa likod ng a duly elected president. Anong danger? Pero, walang clear and present danger, wale. Pero what if, attorney, si mismong PBBM na nagsabing, bitawan niyo na ako, huwag niyo na ako iboto. Hindi na sedition yun. Siya na mismo ang nagsasabi noon. That's not our problem anymore. That's his problem anymore. Kamaliya tayong English. That's not our problem anymore. That's his problem anymore. Kasi may mga, di ba may mga leader na parang nabuburyo na siya. Tapos huwag niyo na ako iboto. Kung mag-resign siya, wala namang problema. Pero ayaw naman natin yun. To be clear, ayaw natin. Kasi duly elected naman siya. Ayon. Kung may po naman tayo sa gobyerno, may kay tayo, sinuportahan natin siya. With more than those people who did not support him, may kay tayo. Pero tayo, hanggang criticism lang. Ayaw natin bumagsak ang gobyerno. Kasi ayaw natin ng extra constitutional means.
Philippines. Opo. Ayaw nga natin ng EDSA ay kasi extra constitutional 'yon. Yung pagbagsak din kay ano, tinutulan natin 'yan. We are just being consistent. Di tayo poklito rito. Opo. Yung prinsipyo natin noon, prinsipyo pa rin natin ngayon. Suportahan natin ang gobyerno, pero kung may mali na tingin natin mali, i-call out natin. Ganun lang naman ang demokrasya. Oh. At sa kapag binagsasawang ibagsak, lahat ng realista diyan, ano niyo no? Hindi kasuhan niyo ng sedition, ha? Eh bakit si Alvarez Laang? Laang, ayun nga eh. Anyway, sa puntong ito, ay magbigay daan na rin tayo. Baka ma-accuse tayo ng sedition dito sa Aliw Broadcasting. Oh, pero sabi ni ano ni Milan Italy producer, sabi niya, mataas na kahoy, Batangas. Eh, perdi din pala pangalan niya. Ah, oh yes, yes. Oh, na-meet natin. Anyway, magbigay daan na tayo sa susunod na programang Balitang Bayan! With Jen Patrolia. With Jen Patrolia. At magbigay pugay din tayo sa lahat ng mga taong nasa likuran ng tagumpay, hindi lamang ng Yes, 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 Ngunit! Maraming salamat po. Ng lahat ng programa sa Aliw TV 23 sa DWIC 882. Yes, salamat po ng marami. Umpisahan natin sa ating News Director, Judith Estrada Larino. Yan. Ang ating desk editor, si Boss Drew Nacino. Of course, si technical engineer, si Winner Contehino, Henilin, Rico Hermoso, Ken Sale, at si Giljon Reyes. Ating broadcast IT, si JV Dominguez. Teleprompter, si Neil Joy Abelia. Ating writers, si Geraldine Doino, Katrina Gonzalez, at si Jen Patrolia. At syempre, ating CAs, nandiyan si Yasmin Patalyon, Jacqueline Santos, at Aliza Quevedo. At ang ating interns, dalawa sila ngayon. Oh? Si John Love, John Lloyd, sorry, Malinay, at si Aizen Luis Moises. Okay. Having said that, eto po si Attorney Ferdy Gasolito, Mr. Tex Apiel Tomasio. At syempre ako rin si Juby de Guzman, nagsasabing ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong kasalanan. Ah, tara, dadali mo na. Susupiti mo sa inyong kaisipan na huwag makikiapin. 1, 2, 3. Yema! Yes, yes, you! Topasyo! Abay again. Si Mr. Yes, Yes, You, Attorney Ferdy Topasyo. Yes, Yes, You! Topasyo!